have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Maniglahan ang mga nakikinig at nanonood sa oras na ito. Hallelujah. Pagkat ng ilang bagay. Amen. Maniglahan ang mga nakikinig at nanonood. Hindi nagkataon na ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon. Dinano ng Panginoon sa pagkatayos ng Diyos sa gumawa ng dakilang bagay sa ating mga buhay. Lalo tingin sa lahat ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman, at kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Can I sing that song once again? Majesty, hallelujah. Let us let us exalt the name of the Lord our God. Yes, Lord. Majesty. Worship His majesty. Worship His majesty. And Jesus be all glory. Glorify and magnify.
Nangangailangan tayo ng kagalingan, nangangailangan tayo ng himala, nangangailangan tayo ng blessings and promotions. Tama po ba? Minsan may hinihingi tayo para sa ating mga mahal sa buhay. Tama? Meron tayong hinihingi para sa ating mga pamilya. May hinihingi tayo para sa ating pag-aaral o pag-aaral ng ating mga mahal sa buhay o para sa trabaho o negosyo natin o ng ating mga mahal sa buhay. Ibig sabihin, lahat tayo ay mayroong magandang pangarap. Amen. Para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit, mga minamahal, ang kinakailangan lamang ho natin ay makasunod sa ating Panginoon at magawa ang mga pinag-uutos ng Diyos. Lahat ng ating mga pangangailangan dinadalangin sa Panginoon ay tiyak na ibibigay ng Diyos. Ulitin ko po, ang kinakailangan lamang po natin ay makasunod sa kalooban ng Panginoon at ang lahat ng ating mga hinihingi ay ibibigay ng Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord. Pakisabi natin, sobra pa, higit pa sa ating inaasahan. So there is only one secret. Just do the will of God. Then healings, miracles, no, answer to all our problems, no, to all our requests from the Lord, no. Or ano man po yung mga pangangailangan natin, ibibigay ng Diyos kapag ginagawa lamang natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amin po ba? Maliwanag po ba yun? Ibig sabihin, lahat ng ating mga hinihingi ay ibibigay ng Diyos higit pa sa ating inaasahan. Ang magagawa lamang natin ay gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Maliwanag po ba yun? Sa aklat po ng Daniel 3:28-30, samahan po ninyo ako, tayo pong lahat ng mga narito, tayo pong lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Daniel Chapter 3:28-30, Daniel 3:28-30. Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos sina Shadrach, Meshach at Abednego, isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niya ito na ganap na sumasampalataya sa kanya. Pakisabi, ganap na sumasampalataya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa at wika na magsasalita laban sa Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego, ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makakapagligtas sa tao katulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay inihagis or ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia.
Makikita po natin mga minamahal, tatlong kabataan. Pakisabi, tatlo. Ano ang pangalan? Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila ay mga Israelitang nagmula sa bansang Israel, pero sinakop ang bansang Israel at sila ay napunta ng Babylonia. At sila ay si, bago sila naging Shadrach, Meshach, at Abednego, sila ay may talagang tunay na pangalan. Sila si Hananias, Misael, at Azarias. Hananias, Misael, at Azarias. Pero dahil sila ay napunta na sa Babylonia, pinalitan sila ng bagong pangalan na Shadrach, Meshach, at Abednego. Amin po ba? Maliwanag po ba yun? Pakisabi natin, kulay pula. Pagdating mo ng Amerika, ano nang kulay ang pula? Red, nagbago na. Hindi na pula. Maliwanag po ba? So pula dito, pagdating mo ng Amerika, red na. Amen. Pula sa Pilipinas, pagdating mo ng France, ano na? France. Red pa rin ba? So ibig sabihin, nagbabago, no? Ang term o ang word, even the spelling, the pronunciation, no? Kapag napupunta ka ng ibang bansa. Amen. Maliwanag po ba yun? Ayan. So ang pangalan nila ay Ananias o Hananias, Misael, at Azarias. Pero pagdating ng Babylonia, pinilitan yung mga pangalan nila ng pangalang Babylonia, no? Shadrach, Meshach, at Abednego. Si Daniel naman ay pinilitan din ang kanyang pangalan, at ang pangalan ni Daniel ay ginawa siyang Belteshazzar. Maliwanag po ba yun? Ayan. Gusto nyo ho ba pagpalit ng pangalan? Ayaw nyo na. Gusto nyo ba? Pero kung gusto nyo, pumunta kayo ng ibang bansa, papalitan yung pangalan ninyo. Okay? Ayan. So ngayon, itong tatlong ito, na si Shadrach, Meshach, at Abednego, kasama itong si Daniel ay napunta ng Babylonia. Pero itong si Haring Nebuchadnezzar, meron siyang problema. Pakisabi, may problema si Haring Nebuchadnezzar. Ano ang kanyang problema? Ang kanyang napakalaking problema sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, siya ay nagpatayo ng isang rebulto. At ang rebultong pinatayo niya ay 90 feet tall and 9 feet wide. Naisip ba ninyo yun? Nagpatayo siya ng isang rebulto. At may mga nagsasabi na yung rebultong pinatayo niya, rebulto niya ito. Aba, sosyal ito ha. No. Nagpatayo siya ng isang rebultong ginto, no? Na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. It means 90 feet tall and 9 feet wide. At anong ginawa ni Haring Nebuchadnezzar? Pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. At anong kanyang ginawa? Pinatawag niya lahat ng mga government officials niya. At kasama sa kanyang mga government officials, si Shadrach, Meshach, at Abednego. At ang sabi niya sa kanyang mga government officials, the moment, no, that you hear all kinds of music to be played, no, lahat kayo ay luluhod, yuyukod sa rebultong ginto na aking pinatayo. Aba, makapreacho itong haring ito ha. No? Lahat ng mga politicians niya, lahat ng kanyang mga government leaders, no, the moment, nakikinig pa ho ba tayo? Yan, yung nasa harap ko, nakikinig. Ano po, no? Yung mga nasa likod ba, nakikinig din? Yan, maraming salamat. Yan, glory to God. Malakpak-malakpak kayo nasa harap? Yung mga nasa likod nga po, pumalakpak din? Amen. Yan. Yan. So, sigapin ho natin, huwag munang magkwento ha. Tama po ba? Kasi mas maganda yung kwento ko. Amen. Yan. Ang kwento ko ay pinamagatang ang kwento ng magandang lalaki. Yan. Praise God. So, ito pong si Haring Nebuchadnezzar na po, ay nagsabi sa kanyang government officials, kapag tumunog na ang iba't ibang uri ng musical instruments, you will bow down before the image, no, that I have set up. Yun ang sabi niya.
At tumunog na nga po lahat ng musical instruments. Pero merong tatlong tao ang hindi iumukod. Amen! Sino po yun? Si Shadrach, Meshach at Abednego. Hindi iumukod. Bakit kaya hindi iumukod si Shadrach, Meshach at Abednego sa palagay ninyo? Ano ang dahilan? Kasi ang niyuyukuran lamang at sinasamba lamang ay walang ibang hindi ang Diyos at ang tunay na Diyos. At ang rebultong pinatayo ni Hari Nebuchadnezzar ay hindi tunay na Diyos. At hindi sila dapat yumukod doon. Amen! Kaya lang, ang naguutos ay pinakamataas na tao, no? Sa balat ng lupa, that time. May tao pa ho ba rito, no? Napakapangyarihang tao, not only in Babylon, but throughout, no? The entire world, no? The entire earth, that time. Masyadong makapangyarihan. Ngayon po, ang ginawa po ng mga ilang government officials, sinumbong, pakisabi sinumbong. Sinumbong si Shadrach, Meshach at Abednego sapagat hindi sila lumuhod sa rebultong ginto na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ang ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, pinatawag sila. Totoo ba, Shadrach? Totoo ba, Meshach at Abednego na ang rebultong gintong pinatayo ko na sinabi ko kapag tumunog na ang lahat ng musical instruments, lahat kayo ay luluhod, kayo ba ay hindi lumuhod? At nagsabi nga po sila ng unang pagsaalang-alang, opo, hindi kami lumuhod. Yan. Ngayon, ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, bibigyan ko kayo ng second chance. Pakisabi, second chance. Yan. No? Sabi, bibigyan sila ng second chance. Pakisabi nga ulit, second chance. At ang second chance, muli kong patutugtugin ang mga musical instruments. At this time, kayo ay lulugod na. Kapag hindi kayo lumuhod, itatapon kayo sa blazing furnace. No? Kayo ay itatapon sa naglalagablab na hugon. Magiging toasted show po kayo. Sabi gano'n. Anong sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Kahit po, nakikinig pa po ba tayo? Yan. Kahit po na kami ay ang sabi muna nila ay ganito. Tama po ba? Hindi po kami luluhod sa inyong rebultong ginto na pinatayo. Kasi kayo, hindi naman tunay na Diyos eh. At ililigtas po kami ng aming Diyos. Amen! Pag kami ay tinapon ninyo sa naglalagab na pugon, ililigtas kami ng aming Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Ayan, mamaya na po mag-selfie. No? Dito po natin tingin sa magandang lalaki. Amen. Sabay tayong mag-selfie mamaya. Amen po ba? Ayan. Ito ang sabi nila, pakinggan niyo pong maigi. No? Hindi kami luluhod sa pinatayo ninyong rebultong ginto sapagkat ililigtas kami ng aming Diyos. Amen! Ganito ba ang ating Diyos? Ganito ba ang Diyos mo na marunong magligtas? Amen! Na sumasagot sa ating mga panalangin? Pero meron pang napakagandang sinabi ang tatlo. Siguradong ililigtas kami ng aming Diyos. Dahil ang aming Diyos ay tunay na Diyos at makapangyarihang Diyos. Pero, meron pero. Hindi man kami iligtas ng aming Diyos, patuloy pa rin kami sasamba sa Kanya at hindi kami luluhod sa hindi tamang Diyos. Nagiginig pa rin ba tayo? Meron kang makikita na katangian, dalawang katangian sa tatlong ito. Ano ang dalawang katangian ng tatlong kabataan o tatlong government officials na ito na si Shadrach, Meshach at Abednego? Ano ang kanilang katangian? Number one, naniniwala sila na kaya silang iligtas ng Diyos. So number one, maniwala ka na anuman ang mga pangangailangan mo ay kayang tumugon ng ating Panginoon. Amen! Maniwala ka na makapangyarihan ng Diyos at may kakayanan ang Diyos. Amen! Number one, write it down. Nakikinig pa ba tayo? Ang unang katangian ni Shadrach, Meshach at Abednego, number one,
naniniwala sila may kakayanan ang Diyos na sila'y iligtas. Number two, gusto niyo bang malaman yung number two? Walang sumasagot. Yung number two nilang katangian na ito, sakali man hindi kami iligtas ng aming Diyos at kami ay matuko sa naglalagablab na pagod, hindi pa rin kami sasampa sa rebultong ginto at kami ay patuloy na sasampa sa Diyos. Ano ang pangalawang katangian ng tatlong kabataan ito? Nagigilig pa po ba tayo? Ano? Number one, naniniwala sila na makapangyarihan ng Diyos. Number two, sila po ay hindi matampuhin. Yes, pakisabi hindi matampuhin. Panginoon, pagalingin mo ako. Pero hindi mo man ako pagalingin, sasangka pa rin ako sa iyo. Hindi matampuhin. Panginoon, humihingi po ako ng kotse, humihingi po ako ng house and lot, humihingi po ako ng boyfriend, ng girlfriend, ng mabuting asawa, humihingi po ako ng ganito at ganyan, humihingi po ako para sa aking asawa, para sa aking anak, para sa aking magulang, para sa aking kapatid. Pero hindi mo man ako sagutin, hindi pa rin ako aalis sa iyo, patuloy pa rin ako sasampa sa iyo. Pangalawang katangian ng tatlong kabataan ito, hindi matangkuhin. Ito ang problema ng maraming tao. Ito ang problema ng maraming Kristiyano. Nakikilig pa ho ba tayo? Number one, hindi naniniwala na may kakayanan ng Diyos. Hindi naniniwala na mayroong kapangyarihan ng Diyos. Number two, maraming Kristiyano naman, masyadong matampuhin. Kapag dinilay ng Lord ang sagot niya, nagtatampo na. Panginoon, hanggang ngayon, wala pang sagot sa mga prayer ko, ayoko na sa'yo. Backslide na ako. Hindi na ako dadalo. Hindi na ako maglilingkod. Hindi na ako magbibigay. Kasi hanggang ngayon, yung mga prayer ko, wala pa rin sagot. Hello! So makikita po natin ang dalawang napakagandang katangian ng mga government officials sa ito, nagigilig pa humalayo. Number one, they believe that God is able. Able to help them. Able to rescue, na sa sila i-rescue, no? Sa naglalagablab na pagod, nakikinig po ba tayo? Pero at the same time, hindi sila matampuhin, no? Kahit mamatay na sila, okay lang, tao pa ba rito? Pag ikaw ay nagsundalo, pwede bang mamatay ka o hindi? Pag ikaw ay nagsundalo, pwede ka bang mamatay sa labanan o hindi? Pwede! Kaya kung magsusundalo ka, takot kang mamatay, huwag ka na magsundalo. Hindi kami pwede na magsusundalo, takot kang mamatay. Kaya alam ng mga sundalo, country first, before self and before family. Alam nila yun. Pag sila'y naka-duty, walang birthday celebration. Pag sila'y naka-duty, walang Christmas party, walang Valentine's Day, walang New Year. Naka-duty sila eh. Amin po ba? Alam nila, country first, before self, and before family. Alam nila yun. The moment na sila'y pumasok bilang sundalo, alam nila, maaaring hindi na sila umuwi. Maaaring umuwi sila, pero bangkay na sila. Alam nila yun. Amin po ba? Sa mga minamahal, dalawang katangian ng tatlong kabataan ito, number one, naniniwala silang mga pangyarihan ng Diyos. Pero number two, sakali man, pakisabi, sakali man, na sila'y hindi iligtas ng Diyos. Hindi sila sasamba sa rebultong ginto. Itatapot sila sa nagliliyab na pugon. Naniniwala silang ililigtas sila ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero sakali man, na hindi sila iligtas ng Diyos, hindi pa rin sila sasamba. Sa halimang mamatay sila sa paglilingkod sa tunay na Diyos, hindi pa rin sila sasamba sa rebultong ginto. Amen? Itawag pa mo ba rito? Ano po ang nakita natin sa kanila? Sila po ay mga tunay na Kristiyano. Mga Kristiyanong naniniwala ng mga pangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, mga Kristiyano hindi aalis sa Diyos kahit na ano ang pangyari.
sakali man sila'y mamatay sa pagsamba sa tunay na Diyos, hindi sila alis. Amen! Sakali mang hinihingi sila sa Panginoon at hindi ibigay, hindi pa rin sila aalis sa Diyos. Amen. May tao pa ho ba rito? Di ba masarap mahalin ang taong nagmamahal sa iyo? Amen? E paano pag hindi ka na minamahal, hindi mo namamahalin? Yun yun. Di ba mas masarap kaibiganin yung mga tao mapagbigay? Tama po ba? E paano kung maramot na? Hindi mo nakakaibiganin. Nakikinig pa ho ba tayo? Mahal ba natin ang Diyos? Halimbawa na-delay yung sagot ng Panginoon, tuloy pa tayo sa Kanya? Halimbawa hindi ibigay ng Panginoon, tuloy pa rin pa tayo sa Kanya? Amen. Halimbawa, ganito. O nagpipray ka, Panginoon, bigyan niyo po ako ng magandang magwapong kasintahan. Eh hindi ka binigyan. Medyo-medyo lang, hindi talaga kagwapuhan, hindi talaga agandahan. Magagalit ka pa sa Diyos o tuloy ka pa rin sa Diyos? Yun ang ibig nating tukuyin. Kasi minsan masarap maging Kristiyano kapag lahat ng hinihingi mo binibigay ng Diyos. Amen? Amen. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Ang sarap umawit, magpuri, tumugtog sa Panginoon. Ang sarap magbigay kasi lahat ng hinihili mo sa Diyos binibigay. Eh kung sakaling itili at hindi ibigay, tuloy pa rin ba tayo sa Panginoon? Amen. May mga testing eh. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Ano ang dalawang magandang katangian ni Shadrach, Meshach, Abednego? Number one, naniniwala sila that God is able. Kaya sila iligtas ng Diyos. Number two, hindi sila matampuhin. Lord, sa sandaling ihagis kami sa nagliliyab na bugon, ililigtas mo kami. Pero, sakali mang hindi kami maligtas, matosta kami. Tuloy pa rin kami sa iyo. Amen? Amen. Dapat ganito ang ating pagiging Kristiyano. Amen. Alamakan natin ang Panginoon sa buhay. Ngayon, nagalit ngayon si Haring Nebukadnezar. Talaga ha? Talaga lang ha? Makapangyarihan ng Diyos nyo ha? Sige, sabi niya sa kanyang mga tauhan, painitin 7 times. Pinainit yung pugon 7 times. Grabe. Painitin. Tingnan ko lang. Tingnan ko lang kung ililigtas kayo ng inyong Diyos. Amin po ba? At mga minamahal, eto na nga po. Itinapon na po sila, yung tatlo. Nakikinig po ba tayo? At yung tatlo po, amin, ala, 7 beses na pinainit yung pugon. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, hinagis na yung 3. Ano pong nangyari? Sa loob po ng nagliliyot na pugon, ano po? Nagulat po si Haring Nebukadnezar. Sapagkat 3 lang ang hinagis, 4 na ang nasa loob. 4 na. Nagulat siya, di ba 3 lang ang hinagis ko? Eh bakit 4 na ang nakikita ko sa loob? Malamang merong divine no spirit no na nakita sila sa loob, probably an angel or perhaps Jesus the Son of God na malino kung sino yung pang-apat na yun. Pero ang magandahan po rito, hindi sila pinabayaan ng Diyos na maitapon sa naglalagablan na pugon. Amen. Sila ay niligtas ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Ano pang ibig ng tukuyin dito? Kapag ikaw ay sumasamba sa tunay na Diyos, kapag ikaw ay gumagawa ng tama, ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, ang lahat ng ito ay hindi magtatagumpay sa iyo. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang kinakailangan mo lang ay maniwala ka, no? Na ang Diyos mo ay makapangyarihan. Alam niyo po kung bakit napakaraming prayer ang hindi nasasagot? Dahil ayaw nating maniwala ang makapangyarihan ng Diyos. So we have to believe that God answers prayers
And we have to believe that God is so powerful. Amen. Napaka-mga pangyarihan ng Diyos. Maliwala tayo na napaka-mga pangyarihan ng Diyos. Maliwala tayo na sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Maraming prayer ang hindi nasasagot sapagkat kulang ng pananampalataya. Hindi naniniwala sa mga pangyarihan ng Diyos. Amen. So ang nais ng Panginoon sa ating lahat, kilalanin natin na ang Diyos natin ay sumasagot sa prayer at ang Diyos natin ay mga pangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi nga po ng isang sister natin, alam mo, Pastor, kasi nakakita sila ng mga inioperate, nakakita sila ng mga pinapaabot na mga pera ng maraming tao, tao pa ho marito. At nung madalang bihira silang makita ng mga pera madaming tao at pera madaming tao na marami na rin naman, tao pa ho ba rito? At dahil dito, napatingin sila, umikot yung kanilang mga mata. At dahil umikot yung kanilang mga mata, nagnasa sila. Amen? Dahil nagnasa sila, ayun. Naligaw, nalihis tuloy sa paglilingkod. Amen? Nawala na ang poko sa paglilingkod, napunta na sa pera maraming tao. Alam niyo ba yung pera maraming tao? Magkano yun? 1,000. Nawala na yung focus. Dalawang bagay ang testing sa paglilingkod. Number one, pakikitahan ka ng maraming tao. Ano ang gusto mong paglilingkod o itong maraming tao na ito? Yun yun eh. Pangalawa, pangalawang testing, paglilingkod o mawala ka na ng pera. Mawala ka na, matanggalan ka na ng lahat. And listen very carefully. Ang Diyos natin ay Diyos na tinitesting tayong lahat. Kung talagang totoo ba talaga ating paglilingkod sa Kanya? Kung talagang totoo ba ating pagpupurit, pagsamba sa Kanya? Kaya kung magkaminsan ng ating mga prayer, dinidelay ng Diyos, hindi siya agad sumasagot. Amen! Para testingin tayo kung talagang tayo ay mananatili sa Kanya. Pangalawa, sinusubok tayo ng Panginoon para testingin tayo. Kanino ka ba talaga nagtitiwala? Kanino ka ba talaga nananampalataya? Kanino ka ba talaga naglilingkod? Amen? Alam niyo, anong sabi ni Haring Salomon? Si Haring Salomon na napakatalinong tao. Anong sabi niya sa mga aral 2G hanggang 11? Mga aral 2G hanggang 11. Wala akong ginusto, hindi ko nakuha. Grabe na si Salomon. Anong sabi ni Salomon? Wala akong ginusto, hindi ko nakuha. Lahat ng ginusto ko, nakuha ko, nakamit ko. Chicks! Ang dami akong chicks. Yes, that's true. Kayamanan, ang dami kong kayamanan. Kaharian, meron ako niya. Maraming tao sa ilalim ko, marami ako niya. Mga katulong, marami ako niya. Kasikatan, katanyagan, meron ako niyan. Wala akong ginusto ko na hindi ko nakuha. Grabe ito. Lahat pa lang gusto natin na kukuha natin? Hindi, no? Pero yung pasisulumon, wala akong ginusto na hindi ko nakuha. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa. At iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Gusto niya pasayahin, gusto niya paligayahin ang sarili niya. At lahat ng gusto niya, lahat ng ibig niya, lahat ng pangarap niya, nakamit niya. Amen. Tao pa ba rito? Ito si Haring Salomon. Maaaring masabi natin sa kanya, nakakaingit naman siya. Isipin mo lahat ng ginusto niya nakamit niya. Lahat ng ginusto niya natanggap niya, nangyari sa kanya. Abay, nakakaingit naman siya. Ano po? Meron ba tayong kinaiingit ang mga tao? Minsan meron, di ba? Minsan sasabihin natin, uy, ang tangkad niya. Ako, kailangan pang mag-high heels para tumangkad.
Naku, ang sexy niya. Ako, diet ako ng diet, nagtapa ako pa rin. Di ba? Nagkaganon eh. Ay, ang kinis ng mukha niya. Samantalang ako, puro tigya. What? Di ba? Di ganon eh. Naku, ang sarap-sarap naman ang pagkain niya. Ako, lagi na lang kamote, lagi na lang malingoy. Di ba? Naku, ang ganda-ganda ng bahay niya. Ako, yung bahay ko, hindi mo ganda. Hello, di ba? Naku, ang ganda-ganda ng sasakyan niya. Ako nga, di trolley, wala. Hello? Tama mo ba? Yes. At manasabi natin, nakakaingit si Haring Solomon. Sabagat nakamit niya ang lahat ng bagay. And whether we admit this or not, whether we like it or not, meron tayong mga taong kinaiingita. Tama? Hello? Tama mo ba, mali? Kung hindi man tayo naiingit, we are comparing ourselves to them. Kinukumpara natin. Tama? Naku, mabuti pa siya. Marami pang buhok ako, wala na. Hello? Mabuti pa siya, hindi nagpapakulay. Hindi mo mabuti yung buhok. Ako pala yung pakulay. Lamos ang manang lamos yung puti. Hello? Tao ko ako rito. Kaya masasabi natin nakakaingit si Haring Solomon. Sapagkat nakamit niya ang lahat ng bagay. Ngayon, pakinggan natin ito. Pakinggan natin. Verse 11. Anong sabi sa verse 11? Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang aking pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Nakikinig pa ba tayo? Anong sabi ni Haring Solomon? What Solomon wants, Solomon gets. Pero ito ang sabi ni Haring Solomon, wala, hindi pa rin ako masaya. May tao ako ba rito? Hindi pa rin ako maligaya. Nakamit ko ang lahat ng bagay, hindi pa rin ako masaya. Nakamit ko ang lahat ng magustuhan ko, hindi pa rin ako masaya. Hello, may tao ako ba rito? And listen very carefully. Hanapin mo kung sino ang talagang magpapasaya sa'yo. Alamin mo kung ano talaga ang magpapasaya sa'yo. At mga minamahal, walang ibang pwedeng magpasaya sa atin kundi ang Diyos lang. Siya lang ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung ikaw ay mabunagin. Yung tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Yung ikaw ay mapatawad. At alam mo, mapasok ka ng langit. Napakasarap ang pakiramdam. Yung alam mo na malapit ka ng mamatay, pero pupunta ka ng langit pagkatapos mong mamatay. Napakasarap ng pakiramdam. Amen? Halimbawa, umabot ka ng 94 sa buhay na ito. Nung namatay ka, pupunta ka naman ng impyerno. Anong kabuluhan ng pagiging 94 ang edad mo? Anong kabuluhan? Imamang ka at nakamit mo ang lahat ng bagay sa mundo, ibabaw na ito. Pupunta ka naman ng impyerno, anong kabuluhan ito? Hello? Lahat ng kayamanan na acquire mo, hindi mo madadala sa impyerno na pupuntahan mo. Isipin mo, may tao pa ho ba rito? And listen very carefully. Dito na po ako magwawakas. Dito po ako tingin sa magandang lalaki sa harapan. Hindi na nag-uusapan kung ano ang meron ka, kung ano ang wala ka. Ang pinag-uusapan, pag namatay ka, papasok ka ng langit. Yun ang pinakamahalaga. Yes! Hindi pinag-uusapan kung anong meron ka o wala ka. Ang pinag-uusapan, pag namatay ka, papasok ka ng langit. Yun ang pinakamahalaga sa langit. The best thing in life ay alam mo, pupunta ka ng langit. Yun ang pinakamahalaga sa langit. Nakikinig pa ho ba tayo? Number 2, ang pinakamasaya sa lahat, yung alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Lord at ginagawa mo ang perfectong kalooban ng Diyos. Sige, palakpakan natin ang Panginoon.
Naglilingkod ka ng walang salary. Naglilingkod ka ng hindi ka nakikita. Humahayo ka, lubang-lubang pa. Naiinitan ka, nalalaligan ka, naulanan ka. Pero alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon, masaya ka. Dahil alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Amen! Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ilagay mo sa puso mo. Kahit na wala kang pagkain, wala kang maisot, wala kang asawa, wala kang kasintahan, hindi ka mayaman, mahirap ka lang, at namatay kang, papasok ka ng langit. Mas maganda yun, kasi doon sa langit, mayamang-mayaman ka. Amen! Dahil sa langit, ang pinto ay naaalat, hindi hinaharap. Sa langit, hindi maliit ang bahay mo ron. Sa langit, ang bahay mo ay mansyon. At sa langit, wala nang pag-iyak, wala nang kalungkutan. At sa langit, ang buhay ay walang kamatayan. Hindi na tayo magkakasakit doon. Amen? Kaya huwag kang malungkot. Kung sakaling naglalakad ka na, kung sakaling ang gamit mo ay tricycle na, tricycle lang na hindi galing sa ministry ay nangkit mo. At tanong sa'yo talaga yan. Hello? Hindi balik-balik lang yung tinatanggap mo. Alam mo naman yung tinatanggap mo, iyon talaga yan, amen. Hindi mo kinuha sa offering, amen? Na matapos magbilang ay titinan mo sa gilid at kumuha ka, saka mo ibinalik. Hello? May tao pa ho pa rito? Mas maganda mamatay ka na malinis ang puso, papasok ka naman ng langit. Kesa namatay ka na maraming libong hawak sa kamay, patungo ka naman ng impyerno. Walang integridad. Sige, palakpakan natin sino. Pag may nagsabi sa'yo, oh, Kristiyano ka, wala kang sasakyan, okay lang, papasok naman ako ng langit. Amen. Kristiyano ka, wala kang kasintahan, wala kang kasama, okay lang, papasok naman ako ng langit. Hindi masarap ang pagkain mo, laing lang. Okay lang, papasok naman ako ng langit. Amen? Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ka. Ang mahalaga, papasok ka ng langit. Amen? At ang mahalaga, nasa gitna ka ng kalooban ng Panginoon. O, kumusta buhay mo? Ito, naglilingkod sa Panginoon. Kumusta ang sahod mo dyan? Kumusta ang salary mo yan? Wala, living by faith kami rito. Ano ibig kong sabihin? Nagtitiis ka riyan? Gusto kong sabihin sa iyo, hindi ito pagtitiis. Ang paglingkuran ng Diyos ay hindi pagtitiis. Ito ay kagalakan. Tunay na kagalakan. Amen? Hindi kami nagtitiis sa paghahayop. Hindi kami nagtitiis. Ulanan, aramin kami. Kung kami man ay tumutugtog ba amin sa Panginoon, may sahod mo kami kayo wala, kilala mo kami o hindi, sikat man kami o hindi. Nakikita mo ng kapag kami ng tao o hindi, hindi mahalaga. At ito ay hindi pagtitiis. Ito ay kaligayahan namin, kagalakan namin, dahil kami naglilingkod sa Diyos. Nagkakaloob tayo. Amen. O nagkakaloob ka? Nababawasan yung pera mo, nababawasan yung kayamanan mo? Aba, hindi nababawasan yung kayamanan ko. Abe, hindi nababawasan yung pera ko, tari-arian ko. E pa na yung kaloob mo? Tapos sasabihin mo, hindi nababawasan? Ang sagot natin ay ito, hindi ko to kayamanan, hindi ko to pera, hindi ko to ari-arian. Sa Kristiyaning ito, ipinabalik ko lang yung sa kanya. Amen! Amen! Sino rito yung pinanganak na eh, nakahigaw na? Nung pinanganak ka, nakahigaw ka na. Sino yung pinanganak, may cellphone na? Wala. Pupuntubad tayo yung pinanganak. Kaya lahat natin, ng ating ibinibigay sa Panginoon, hindi ating yan. Amen? Ang ating tithes, ang ating offering, ang ating first fruits, ang ating mga donation, ang ating mga pledges, hindi ating yan eh. Sa Diyos lahat yan. Amen? Ipinabalik lang natin sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord.
ng Diyos. Ano ba yung ibig sabihin ng aking tanggat kailan be shaken? Ano bang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin po ng mga minamahal, sila yung mga tao na kapag namatay, papasok ng langit, sila yun. Amen! Tayo yun! Amen! Na kapag tayo ay namatay, papasok tayo ng langit. Amen! Sa kapag tinanggap natin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Amen! Halimbawa, nililing tayo. Pinaglamayan tayo. Hindi tayo naka-internet. Okay lang. Langit naman tayo. Amen? Eh, samantanang sila nung pinaglalamayan, nakaburol, naka-internet, naka-iburol. Yes, nakikita sa buong mundo. Nako, nakakabilis naman ang tao ito, niyaman. At haul pa lang, 1,000,000 na. Isipin mo, at habang pinagbuburulan eh, pinaglalamayan, naka-internet. Nakikita sa buong mundo, ang palad naman ng tao ito. Pero hindi nila alam yung tao ngayon, sinusunod pala sa impyerno. Hindi ako mapalad! Alisin niyo ako dito! O, hindi mapalad yun. Hello, may tao ka hong ba? Eh, samantalang namatay ka, tapos pinagbuburulan ka, ang kabaho mo, lamunit lang. Lamunit lang yung kabaho mo. Ang sikip-sikip pa kasi ang hirap mo eh. Pinagkasya ka. Tapos yung mga naglalamay sa'yo, mga walang pera. Tapos yung mga labuloy, tagsisinko na. Tapos yung ngayon iniinom yung kape, ano lang, parako lang. Samantalang sa mayaman, talagang wow, sweet aroma. Tapos yung mga pagkain doon sa mayaman, aba, mga paelia, mga morpon, mga sandwich sa mga mamahalin. Samantalang kapag ikaw ay pinaglalamayan, yung tinapay mo, dilata lang. Pero habang pinaglalamayan ka, doon ka naman sa langit, kasama mo ang mga anghel. Di ba mas masarap yun? Amen! Yes! Ay, palakpakan natin ang Panginoon. Mas masarap yun, mas nakilang yun. Kaya si Haring Solomon, pwede kang maingit. Bakit? Maraming girls, ang dami ko niyan. Kayamanan, ang dami ko niyan. Mga tula, ang dami ko niyan. Maraming tauhan, ang dami ko niyan. Maraming nag-aalaga sa akin, ang dami ko niyan. Kasikatan, katanyagan, ang dami ko niyan. Meron ako niyan. Sa totoo lang, pati yung Queen of Sheba, nagpunta sa kanya para lang pakinggan yung kanyang karunungan. At meron nagsasabi, ha? Maging yung Queen of Sheba na iyon ay na-inlove ni Solomon at naanakan ni Solomon. Isipin mo, sa kasikatan ni Solomon, hello, tama mo ba rito? Pero anong sabi ni Haring Solomon? Wala. Lahat nakamit ko, pero hindi ako masaya. Hindi sa masaya, bakit? Number one, hindi siya papasok ng langit. Number two, wala siya sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Ang inyong sabihin na aking tanda cannot be shaken, mga babaeng mga lalaki, tayo na papasok ng langit, mga babaeng mga lalaki, ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Nagka-drive tayo. Nagpapakahirap tayong mag-drive para sunduin yung mga attendee, hatik yung mga attendee. Nagliligpit tayo, nag-aayos tayo ng church, ng bubong ng church, ng electric man ng church, ng aircon ng church, ng mga po ng church. Nagbibidyo tayo, nagkakamera tayo, tumutugtog, umahalis, sumasayaw. Nagtitaysayo tayo sa Panginoon namin. Naglilingkod tayo ng walang salary, pamagamit sa ngayon, mga alamag sa ating kulang pa, amen? Pero masaya tayo, amen! Sa mga alam natin, nasa gitna tayo, nakalooban ng Panginoon! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord! Alam natin, nasa gitna tayo ng kalooban ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng kingdom that cannot be shaken. No? Yung meron bang contentment, pakisabi contentment. Alam niya maraming tao hindi contento eh. Ang iPhone niya ngayon, 6. Pag lumabas yung 7, ayaw niya na sa 6, 7 na siya. Wala ka contentuhan. Ang Galaxy niya, S6. Tama ba? Yung sa cellphone niya, S6.
Pag nakakita ng 7, ito na siya sa 7. Tama ako pa rito? Yung boyfriend niya, ito ngayon. Pag nakita na mas guwapo, palit siya ng boyfriend. Yung girlfriend niya, ito ngayon. Pag nakikita siya na mas maganda, palit siya ng girlfriend. Amen. Walang contentment. Hindi talaga alam kung ano yung gusto sa buhay na ito. Pero tayo, isa lang ang gusto natin. Amen. Number one, pumasok ng langit. Amen. Number two, maglingkod sa Diyos. Amen. Yes. Yan lang tayo. Yan ang ibig sabihin ng aking dampat kaya nagbisikin. Tao pa po pa rito. Kaya ito si Shadrach, Meshach at Abednego. Sabi nila, ililigtas kami ng aming Diyos. Sigurado yun. Hindi pwede hindi kami ligtas ng aming Diyos. Sigurado yun. Pero, kung sakaling hindi kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami aalis sa kanya. Brethren, sa buhay na ito, mahirap man tayo o mayaman, huwag tayong umalis sa Diyos. Amen? May bahay man tayong sarili o wala, huwag tayong umalis sa Diyos. Amen? May kasintahan man tayo o wala, huwag tayong umalis sa Diyos. Amen? Kukunti na nag-amen. May asawa man tayo o wala, huwag tayong aalis sa Diyos. Amen? Sikat man tayo o hindi, huwag tayong aalis sa Diyos. Nakikita man ng tao tayo o hindi, huwag tayong aalis sa Diyos. Mabuti ako, nakikita ako ng tao. Pero marami tayong mga naglilingkod sa Diyos, hindi nakikita ng mga tao. Yes. Hindi nakikita yung mga prayer nila, hindi nakikita yung mga fasting nila, hindi nakikita yung mga pag-alaw nila ng malaki, hindi nakikita yung tao ko ba rito. Walang nakakapansin, yung mga naglilingkod, nag-aayos, hindi sigat yun, hindi sila mga frontliner. Amin mo ba? Kagaya ngayon, itong ating gawain, bago tayo nagpunta rito, may mga nag-ayos na. Mamaya sila rin ang maglilingkod niya. Amin mo ba? Yung iba naman ay nagmula pa sa malalayong lugar. Amin mo ba? Mabuti na nga lang ay sinagot na Diyos yung prayer natin. Amin? Kasi ang sabi ng mga pag-asa, wala rang tigil yung ulan. Tumigil naman. Amin? Nung nandito na tayo, umulan na. Kasi nakasilong na tayo eh. Pero bago tayo umuwi, titigil yan. Amen? Amen mo ba? Amen. Palapakan natin si Lord. Kaya, mga minamahal, makikita po natin, ito kung si Shadrach, Meshach at Abednego ay sumamba sa tunay na Diyos. Amen. Dumating ang problema, ang pagsubok, ang laban ng buhay, ang testing, hindi umalis si Haring Nebuchadnezzar sa Diyos. Amen. Mga minamahal, listen very carefully. Magkarating ang problema, ang pagsubok, ang laban ng buhay ang tukso. Huwag tayong bibigay, huwag tayong bibitaw. Amen. Manatili tayo sa Diyos. At kung sakali ma, natukso tayo, bumigay tayo sa mga problema at pagsubok laban ng buhay, tawag mo marito, ang magagawa natin, magsisilang agad ng kasalanan. Amen. Because God is a God of second chance. Ang Diyos ay Diyos ang nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Ikaw pa ho ba dito? Palakpakan natin sila. At ang sabi ko, ako po'y magwawakas na. Totoo po, ito na po ako po'y magwawakas na. Lahat ng mga nasa likuran, pumunta na rito at ako'y magwawakas na. Huwag na kayong lumangad-langad pa, yung mga mananod kung dati pumunta na rito, ako'y magwawakas na. Ang iba ay hindi na nakapakinig sa paghahanap ng siya. Yan ang malungkot. Ang iba ay hindi na nakapakinig sa paghahanap ng upuan. Yan ang malungkot. Ang iba ay hindi na nakapakinig sa paghahanap ng mabibilang. Yan ang malungkot. Kaya sige na, bigyan mo na ng tsasa. Lamit na kayo rito. Makapakinig mo lang kayo. Kahit ilang minuto man lang. Binisan na ninyo. Takbo na kayo lahat dito. Tawagin ang lahat. Sige na po, magwawakas ako, tapos na po ako. Tawagin niyo na po lahat, nakakalungkot naman. Nakita niyo si Yer, hindi naman kayo nakapakinig. Nakabili nga kayo ng Yer, hindi naman kayo nakapakinig.
Nakakuha nga kayo ng upuan, di naman kayo nakapakinig. Ganun kabulukan to. Ready na kayo? Ready na, ready, ready na kayo? Sino yung ready na? Pumalakpak. Okay. Dito na ako magwapakas. Tatlong kapatahan ang pangalan Shadrach, Meshach at Abednego. Sila yung mga taga Israel. Pero nang sinakop ng Babylonia ng Israel, sila yung napupunta ng Israel. Ang kanilang mga pangalan ay pinilitan from Hananiah, Misael at Azarias, pinangalangan sila ng Shadrach, Meshach at Abednego. Sila yung mga naging government official sa Babylonia. At dumating ang time, pinatayo ni Hari Nebuchadnezzar ang 90 feet tall at 90 feet wide na ribulto. At malamang ito yung ribulto niya. At ang sabi niya, sa sandaling tumugtog ang lahat ng physical instruments, kaya mga officials na akna sa sarupan, no, from different nations of the world, you have to bow down before my image that I have set up in the plain of Dura, in the nation, in the country of Babylon. Kaya ang nangyari po, yung tatlong kapataan, hindi lumuhod. Ang sabi, hindi lumuhod. May nagsumbong kay Hari Nebuchadnezzar, may nagsumbong. At ang sabi kay Hari Nebuchadnezzar, yung mga galing sa Israel, nang tumunog na ang musical instruments, hindi sila lumuhod, hindi sumamba sa ribultong ginto. Hari Nebuchadnezzar, sino may kanila? Pinatawag ni Hari Nebuchadnezzar ang tatlo, totoo ba Shadrach, Meshach at Abednego na kayo ay hindi sumamba sa pinatayo ang ribultong ginto? Opo, sabi nila, hindi kami pwedeng sumamba dyan dahil hindi naman tunay na Diyos yan. Kami sasamba at maglilipod lamang sa tunay na Diyos. Ah, ganun ba? Bibigyan ko kayo ng second chance. Kapag tumunog ang lahat ng musical instruments, may tao pa ho marito, at hindi pa rin kayo sumamba, kayo ay itatapon sa naglalagablag na apoy o pugon. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ang sabi ng tatlo? Hindi pa rin kami sasamba. Kahit na kami itapon mo riyan at kami mamatay, hindi pa rin kami sasamba. Amen? Pero, ang Diyos namin, may kakayanang iligtas kami. Sakali nang hindi kami iligtas ng Panginoon, sasamba pa rin kami. Amen? Isang missionary o dalawang missionary na Amerikano ang nagpunta ng Pilipinas. Ang mga pagkain pang Pilipino na gustuhan nila. At sinigap nila manirahan na sa Pilipinas, bagamat sila yung mga Amerikano. Dito na sila naglingkod, naging misyoneryo na sila rito. Amin po ba? Misyonary na. At sila po ay nag-celebrate ng kanilang pwedeng anniversary. No? At sa kanilang nag-celebrate ng pwedeng anniversary, dinukot sila. At humihingi ng ransom para sila makalaya. Yung dalawang mag-asawang ito na misyonary ng Pilipinas, yung lalaki namatay, napugutan ang ulo. Yung babae naligtas. May tao pa humo rito. Ang nakatutuwa, yung misyonerong lalaki, hindi siya nagaling sa Diyos. Hindi siya nagtampo sa Diyos. Sakali mang dito na siya namatay sa Pilipinas at napugutan ang ulo, okay lang sa kanya. Amen. May tao pa humo rito. Ang mahalaga, nasunod niya ang utos ng Panginoon na siya ay nakapag-mission sa Pilipinas. Amen. Ang asawang babae na kalaya, hindi siya nagtampo sa Diyos na ang kanyang asawa ay namatay bilang misyonero sa Pilipinas at siya ay bumalik ng Amerika ng nakangiti. Amen. At ang sabi sa kanya, huwag ka nang babalik ng Pilipinas kasi pangit ang nangyari sa iyo sa Pilipinas. Pero palihim, bumalik pa rin siya ng Pilipinas para maging misyonero ng Pilipinas. Amen. Mahal niya ang bansang ito. Itao pa ho ba rito? Hindi sa lahat, mahal nila ang Diyos. Handa silang mamatay sa Diyos. Amen. Ang ibig sabihin, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng aking nagkakilad, Bishike, tayo pong taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Amen. Amen. Hindi aalis sa Diyos. Amen. Amen. Mananatili ang taga-Kingdom. Amen. Amen.
Sakali mang dito na tayo mamatay, pabigyan ng buhay, tuloy tayo rito. Amen. Sakali mang hindi na tayo makapag-asawa, tuloy tayo rito. Amen. Sakali mang makapag-asawa tayo rito, tuloy pa rin tayo rito. Amen. Sakali mang mag-anak na tayo rito, tuloy pa rin tayo rito. Amen. Sakali mang wala tayong anak, tuloy pa rin tayo. Amen. Kitao pa ho ba rito? Ibig sabihin ko, ang ibig sabihin na aking nagkakaroon at misyegen, mga babaeng lalaking nagpapatuloy sa Diyos at hindi aalis sa Diyos kahit kailan. Kaya may problema, kaya may pagsubok, kaya may laban ng buhay ay hindi aalis sa Diyos. Ngayon, tinapon ang tatlong sa naglalagablab na apoy. Si Shadrach, Meshach at Abednego. Ang tanong, nasunog ba sila? Hindi! Ang mga taga-kingdom of Jesus Fellowship papasok ng langit, hindi pumunta ng impyerno. Ang mga taga-kingdom of Jesus Fellowship sa ayaw sa gusto, pagpapalain ng Panginoon! Sa sasutin ng Diyos sa ating mga panalangin, binigo ba ng Diyos ang prayer ni Shadrach, Meshach at Abednego? Hindi! Niligtas sila ng Panginoon. Bakit? Sapagat sila ay mga tunay na kaharian ni Kristo Jesus. Kaharian hindi na yayarin. Tao pa ho ba rito? May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, anong nangyari? Daniel 3:28-30, magsalita kayo ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, mamasakin lang kayo. May tao pa ho ba rito? Ito pa ang tingin sa magandang lalaki sa harapan at tatapos na ako. At ito ang sabi ng Panginoon. Shadrach, Meshach at Abednego, naglingkod kayo sa Diyos ng may katapatan. Ito, dito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan, tapos na ako, huwag na po kayo tumingin yan, dito kayo tumingin sa akin. Ito kayo tumingin sa akin, dito tumingin dyan. Tapos na ako eh. Nalalayo kayo eh, dito yung kakatapos. Nahabahan ko natuloy, nagayon naman dalawang oras pa ito. Tapos na ako kanito pa eh. Dito rin patapos-tapos, tingin kayo ng tingin kung saan-saan, di naman guwapo. Eh, hindi, guwapo yan, guwapo yan. Kaya mas guwapo ako yan, dito lang ito pili. Okay, listen nga rin carefully. Ang mga prayers ng mga taga-Kingdom of Jesus ay sinasagot ng Diyos! Ang mga pangailangan ng taga-Kingdom of Jesus ay kinutugunan ng Panginoon! Amen! Anong ginawa ng Lord kay Shadrach, Meshach at Abednego? Pinromote sila ng Diyos. Amen! Ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship na walang planong umalis sa Diyos ay tiyak na ipopromote ng Panginoon! Ang promosyon ay para sa atin! And let me give you this word! Bago matapos ang taong ito, another promotion is coming to you! Another promotion is coming to your family, to your study, to your job, and to your business. Amen! Ang akala ng mga kalaban ni Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay mamamatay na sa apoy. Masusunog na sa apoy. Nagkamali sila! Hindi sila namatay sa apoy! Hindi sila nasunog sa apoy! Nagpadala ang Diyos na anghel para iligtas sila. Ganon din ang mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Sa ayaw mo sa gusto, ang ating mga panalangin ay sasagutin ng ating Panginoon. Kung kinakailangan pagpadala ang Diyos ng anghel para paramihin ang kita mo, gagawin ng Panginoon. Amen? Kung kinakailangan na ang Diyos ay magpadala ng anghel para palakihin ang kita mo, gagawin ng Panginoon. Kung kinakailangan ang Diyos ay magpadala ng anghel para tumaas ang grade mo, ikaw ay mapagpala, ma-bless, ma-promote, gagawin ng Panginoon! Amen! Sapagkat nasubukan ka ng Panginoon na sa gitna ng problema, pagsubok lamang ng buhay, ay hindi umaalis sa Diyos. Amen? Tayo lahat ay tumayo. Hallelujah! At habang lahat tayo nakatayo, tayo lahat ay buko at pumigil. At habang lahat tayo nakayo at nakapigil, iisa lamang ang ating Diyos. At ang Diyos sa ito'y hinubo po ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. At ang anak ng Diyos ay nabatang pang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. Upang
Pag tayo maligtas, gumalit sa ating mga karamdaman, matagunan ang lahat ng ating mga pangangailangan, ang ating mga katanungan, ang ating mga hinahi, ang mga ating mga pangarap para sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, o para sa ating iglesia, para sa ating bansa. Ang lahat ng ito ay pinagunan na ni Christ doon sa Rusa Calvario nung siya ay nagatapang taon na matay sa Rusa Calvario. Kaya sa araw at oras sa ito, habang tayong lahat ay nakayok at nakapigil, please, bow on your heads and close your eyes. Kung meron mang nakadilan, mga ushers at mga counselors sa langit na nag-aasikaso sa ating lahat, meron tayong lahat ay umuha at umigil. At sa oras na ito, magpapaliglob tayo sa Panginoon. Maglalagap tayo ng alalim na magtitiwala sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Ramashiribiyata, ramashiribiyata. Magsubok lamang ang buhay ngayon. Huwag ang bibitang magpatuloy ka lang sa Diyos. Sa pagkat-pagkatapos niya ay blessing at promosyon. Meron pang tukso, huwag ang bibitang, huwag ang bibigay. Magpatuloy ka lang sa Diyos sa pagkat-pagkatapos niya ay blessing at promosyon. Natukso ka ba, bumigay ka ba sa mga problema at mga pagsubok lamang ng buhay? Bili siya at mapanikagad sa Panginoon, nagpapatawad ng Diyos. Pagkatapos niya ay blessing at promosyon. Hallelujah! At gusto mong i-promise sa isang oras na ito, talagang sinama ka ng Diyos dito, dinala ka ng Diyos dito, at dito ka gagamitin ni Lord mightily effectively in this final hour. Dito ka mamamuna, dito ka mamumuno, dito ka makapagliligtas ng maraming kaluluwa, dito ka makapagpagaling ng maraming sakit at karamdaman, dito ka gagawa ng himala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dito ang pangalan ni Jesus sa buhay ko itatanyag sapagkat pinili mo na magpasama magpahilalim sa tunay na Diyos ng buong isip mo, lakas at buong kaluluwa. Hallelujah! Kaya sa araw at oras na ito, ibibigay natin ang ating pagsamba sa Diyos, ibibigay natin ang ating paggalang sa Panginoon, ibibigay natin ang ating pagpupuri sa Panginoon. We will make Jesus as our Lord God and Savior. Sa Kanya lamang tayo maglilikod. Sa Kanya lamang tayo susunod. Sa Kanya lamang tayo sasamba. Hindi sa Diyos na gawa ng tao o sa mga tao kinudyos ng kapwa-tao o sa mga gawa lamang ng Diyos na kinudyos ng mga tao. Hindi tayo sasamba sa kanila. Sasamba tayo sa tunay na Diyos. Hallelujah! Hindi tayo maaakit ng salapi. At sakali man mo lang salapi, magpapatuloy mo rin tayo sa Panginoon sapagkat hindi yan ang dahilan kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Pero sa kabilang banda nakita natin, all out sa paglilingkod sa Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya naman all out din ang Panginoon na sila ay blessed ng Lord. Kaya sabi ko nga kanina sa ating pangunang, sa ating introduction, lahat tayo ay nakakailangan ng kagalingan o ng himala. Lahat tayo ay mayroong pangangailangan sa Diyos. Pero hinihiling sa Diyos para sa ating sarili, sa ating kasama ng magulang kapatid, para sa ating iglesia, para sa ating bansa. Maging tapat lamang tayo, ganyan lamang ang kalooban ng Panginoon. Ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay ng Diyos sigur pa sa ating inaasahan. Kaya sa oras na ito, taas natin ang ating dalawang ama ay patungkol ng langit. Ah, 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 ah
Diyos. Kasi nagpapagaling, nagpapalasan sa ating mga panalangin. Ano nga ating tamang gawin? Hindi ba ang sambahin lang ang Panginoon at paglipunan lang ang Diyos? Ibigay na ang dami sa Panginoon. Sa araw at oras na ito, magpupumit tayo ng buhay sa Panginoon at magre-recommit tayo ng buhay sa Panginoon. Ibigay na natin ang ating buhay sa Kanya at muli natin ibibigay ang ating buhay sa Kanya. Ipapagamit na natin ang ating buhay sa Kanya at muli natin ipapagamit ang ating buhay sa Kanya. My Jesus! My Jesus, my Savior, all of my days, all of my days, I want to praise, I want to praise, the wonders of your mighty love, the wonders of your love. Oh, I comfort my shelter. Sa Espiritu at katotohanan,
Sa iyo lamang ako sasamba, maglilingkod, mag-aalay ng buhay. Humihingi mo ng tawad ngayon. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga nagawa ko, pagkakasala, maling bisyo, kasalanan. Alam mo kung hindi tama sa buhay ko. Ako mo po ay natukso, bumigay sa pagkakasala. Ako mo po ay bumigay, Panginoon, sa mga problema, pagsubok lamang ng buhay. Pero sa oras na ito, ako po ngayon ay nagbabaling loob sa iyo. Tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon Diyos at nagpagligtas. Nasimula sa oras na ito, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo. At itatuto ko ang paglilingkod sa iyo. The best na paglilingkod ang ibibigay ko sa iyo. Itong natitirang buhay ko pa ipapagamit ko sa iyo. Amen. Lahat na ang mga buhay ay ipapagamit sa Panginoon. Tapos mong dalawang kamay patungo ng langit. Bata o matanda, lahat na ang buhay na ito ipapagamit sa Panginoon. Malaki man o maliit na magkakagamit, sigat man o hindi, tanyag man o hindi, nakikita man o hindi. At hindi naglilingkod dahil sa kalakpak ng tao, hindi naglilingkod dahil sa pera, kundi naglilingkod lamang sa Panginoon niya sa buhay. At talikat, aurora masyiri biyanda na parasyara yara bayande. Yes, Mali God. Yes, Lord. Kaya po ama, sa oras na ito, kunin mo ang buhay na ito, Panginoon. Inialay sa iyo at muli inialay sa iyo at patuloy na inialay sa iyo, Panginoon. At gamitin mo ang buhay na ito, dahilang Diyos. Gamitin mo ang buhay na ito para sa iyong karangalan, para sa iyong kalungkulan. Sa oras na ito, bago po ako mag-pray ng mga may sakit at may karamdaman, bago po ako mag-pray ng mga pangangailangan na aking unang panamagad ngayon sa mga babae at mga lalaki, handang ibigay na ng katotohanan ang buhay sa Diyos at handa na muli ibigay ang buhay sa Diyos. Pwede mo maglumapit ang bakbang sa harapan. Sige mo. Yung gustong magbigay ng buhay sa Panginoon, kaya na mag-pray ng mga may sakit at mga karamdaman at mga pangangailangan. Gusto mong manawagan ng mga babae at mga lalaki, handang magbigay ng buhay sa Panginoon. At muling handang magbigay ng buhay sa Panginoon. Sige mo, lapit ako na po sa harapan. At sa paglapit niyo sa harapan, pagtakbo niyo sa harapan, sumayin niyo ang kagalingan. Sumayin niyo ang himala. Sumayin niyo ang sagot sa panalangin ninyo. At bumuhos ang malakas sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. At gamitin kayo ng Lord for mighty name and the greatest panalangang makapagdala kayo ng maraming kaluluwa. Makapagligtas kayo ng maraming kaluluwa. Marami pa kayong bahay, bayan ang pasukin. Marami pa kayong bansa ang pasukin. Marami pa kayong lugar ang pasukin. Sige po, gusto ko po ng panawagan sa mga babae at mga lalaki muling mag-alay ng buhay sa Panginoon. Uramasiribiyanda rabasanda. Mamaya na po yung prayer for Rini. Mamaya na po yung prayer for Mirahel. Pero kung lalapit ka rin at magbibigay na ng buhay, kasama na ang hilig. Kasama na ang Mirahel na isa sa iyo. Yes, Lord. My Jesus. Sige po, inihintay kayo ng Panginoon sa harapan. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. At yung mga kasyon, mga kanselor na lang, huwag natin ang tumingin dyan. At tingnan yung mga gamit na iniiwana nila. Kasi kaso inintindihin, kung alam kong dinas kayo, trabaho kayo. At ang biyaya ng natanggap niyong pala ng sa isang asa inyo. Yes, Lord. Yes, Lord. Pakilakas natin yung ating aarunan. Hayaan natin mapuno natin ang buong Quezon City Hall. Hayaan natin mapuno natin ang buong Quezon City. Hayaan natin mapuno natin ang buong Quezon Manila. Ang buong Quezon, ang buong Quezon, at ang buong Quezon. Sa mga nagkakay, sa lamapit po sa araman, lamapit po kayo sa araman, ang lahat ng mga nakikinigan ng Diyos. We will offer our lives to Jesus. And we will offer once again our lives to Jesus. I-offer natin ang ating buhay sa Panginoon, muli natin i-offer. O ito, aming ito ang first time na mag-offer tayo ng buhay sa Panginoon. Maging lahat ng mga narito, hindi hintay mo kayo na Diyos sa harapan. Hindi mo
lahat ng ito. Mag-aalay ng buhay sa pangalit, mag-aalay ng buhay sa Panginoon. Mag-aalay ng dito ngayon para matikman niyo ang paglilingkod sa Diyos. At muli makapaglilingkod sa Diyos. Sa hirap maaayaw mo. My life is all yours. I'm all belong to you. Wherever I may go, I'll be with you, my Lord. Forever and ever, I'll never let you go. But you are mine. So here am I, Lord. So here am I, Lord. My life is yours. I offer it all to you. Wherever I may go, I'll be with you, my Lord. Forever and ever, I'll never let you go. 'Cause you are my Lord. Para sa iyo. Pero ngayon ay ipapagamit sa iyo. At ang Lord, ang buhay na ginamit mo na, hindi titigil, hindi aatras, hindi mananatili pagpapatuloy pa. Gamitin mo ang buhay mo na marami pagkaluluwa ang madala sa iyong paanan. We will evangelize more, Lord. Hahayo ng patuloy. Mananalangin ng patuloy, mag-aayuno ng patuloy, maglilingkod ng patuloy, mag-aalay ng buhay ng patuloy, ang kalaskasan na ibibigay sa iyo ng tuloy-tuloy.
ipapagamit ang bahay, ang sasakyan, ang salaki. Ipapagamit ang ari-arian. Ipapagamit ang talento. Anumang meron sa buhay na ito, ipapagamit sa iyo. Panginoong Diyos, ang kilin mo na ang buhay na ito. Simula sa oras na ito, iligtas mo ang maraming kaluluwa mula sa buhay na ito. Ang karangalan may tanya mula sa buhay na ito. Sige, if you want to cry, just cry. Kung gusto mong mag-alay ng buhay, muling mag-alay ng buhay, gawin. Marami ay nagmahal na sa lamig. Marami ay nagmahal na sa karangal ng paglupa. Marami ay natalo na ng bisyo at kasalanan. Bumigay na sa pagsubok ng buhay. Pero tayo, magpapatuloy tayo sa lamig. Mariyo-mariyo, bayan-bayan, bansa-bansa, pamimamilya, dadalhin natin sa Panginoon. Ipapagamit natin ang ating buhay sa Diyos. Magpapatuloy ang panatalangin at pag-aayuno. Ibibigay natin ang maayos ang ating persons, ang ating tithes and offerings. Sa pag-asakil ng JM, walang magnanakaw. Kung meron mang nagdakaw sa KOJM at hindi magre-repent, mahihiya at aalis ng KOJM. At yun na nagayari. Pero ang mananatiling tamat, tayo yun. Yes, Lord. Kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, nakita natin, buong-buo ang magtitiwala nila sa Diyos. Hindi sila binigaw ng Diyos. Hanggang kamatayan, hanggang handa nalang ipaglaman ng Diyos. Ang tawag ng Diyos, ang katotohanan, hindi sila binigaw ng Diyos. Ilagay mo ng malalim sa puso mo ito, hindi na binigaw ng Diyos. Walang nag-alay ng buhay sa Diyos ang binigaw ng Diyos. Walang nag-offer ang dami sa Panginoon ang binigaw ng Diyos. Walang binigaw ng Diyos. Ituloy mo ang pananalangin. Ituloy mo ang pag-aayon. Ituloy mo ang paghayop. Ituloy mo ang pagsuporta. Ituloy mo ang pagpapagamit ng iyong buhay ng sasakyan, ng iyong tahanan. Ituloy mo yung paggamit ng iyong talento. Ibigay mo ng maayos at tuloy-tuloy ang iyong tithes of the rich and first fruits. Pagpasok ng bagong taong ito, ngayon palang ihanda mo na ang first fruits mo. Sa pagkat walang pinuguin ang Panginoon. Mailang walang bayan. Kaya inundyo kang kita ibigay ang iyong tithes of rich and first fruits. Naka-announce sa kapo, nasa isring mo, maray makadala mo ang iyong tithes of rich and first fruits. At magamit natin yan para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. At mas marami pang kaluluwa. Lahat po ng mga nagiginig at tanong mo, lahat ng lamapin sa harapan taas ng dalawang kamay patungo ng lahi. Sa pagtaas mo ng kamay, patungo ng langit, pangingin na Diyos ang iyong sakit, ang iyong karamdaman. Ano man ang problema, pagsumuklaban ng buhay mo, sa iyong asawa, anak, magulang ako dito, ano man ang prerequisites mo, ay dinggin ng Diyos, higit pa sa iyong inaasahan. Lahat ng mga hadlang ng madiliman ay tanggalin ng Panginoon at bigay, ngayon na, tamang sagot sa iyo at inang na sagot sa iyo. At higit sa lahat ang dalangin ko, gamitin ka pa na doon. More mightily, effectively, this madalaman. At makapagligtas ka pa na maraming kaluluwa.
sa Father in the mighty name of Jesus Christ. Yes, Son of the Living God. You will pray and pray and pray and pray and fast and fast and evangelize and evangelize like never ever possess God. Your love for God and your love for the man of God, hallelujah, will increase as God. Ang pagmamahal mo sa Diyos, ang pagmamahal mo sa lingkod ng Diyos, ang pagmamahal mo sa iglesia nito, ay lalo pang titindi at tatas. Nagbubukas siya ang Diyos ng maraming pinto sa iyo upang pag-abit ka ng Lord more mighty and effectively in this manalaman. Alam na alam mo ang tawag mo, alam na alam mo ang muling mulong mo na mamang panahon. At ngayon muli ay nagbubukas ang Diyos ng pinto sa iyo. Ipagkabit mo na ngayon ang lubusan ng buhay. At ang sabi ng Panginoon, gagawin kita for mightily effectively in this manalaman, hindi kayo sa dami. At mas marami pang kaluluwa ang paililigtas mo, ang sabi ng Panginoon. Huwag mong tignan ang kahinaan mo, dahulangan mo ang sabi ng Diyos. Huwag mong tignan ang maliit mong kaya, ang tignan mo ang malaking kayang gawin ng Panginoon. Sumayo ang karunungan ng Diyos. Sumayo ang talino ng Panginoon. At sumayo ang kapangyarihan ng Diyos. At gamitin ka na rin more mightily and effectively in this panalaman. At ito pa ang sabi sa iyo ng Diyos. Ang kaginawaan ng buhay ay mararanasan mo na ngayon. Ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kapayapaan ay mararanasan mo na ngayon. For there's joy in serving the Lord. Truly there's joy in serving the Lord. Lahat ng pain, lahat ng layig ng kaaway, lahat ng pag-istorbo ng kaaway, lahat ng pagkugulo ng kadiliman, lahat ng atake ng kadiliman, lahat ng mga pangit mo nakikinig at mga pangit mo nakikita, mga pangit na sinasabi laban sa iyo, laban sa akin, laban sa atin, ay pinuro ko sa pangalan ni Jesus. So may iyo ang kagalakan ng Panginoon. So may iyo ang kapangyarihan ng Diyos. So may iyo ang kapayapaan ng Panginoon. At gamitin ka pa ng Lord more mightily, effectively, in this manalaman. Bigyan ko pa nga siya ng prophecy. Marami ka pang gagawin para sa akin, yes, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang mga ginawa mo ay pasimula pa lang, yes, ng mga gagawin mo pa sa akin. Yes. Ito ang unang hakbang mo patungo sa mas mataas na paghakbang. Yes. Kaya humakbang ka, aking anak. Isa pang mataas na hakbang, sabi ng Diyos. Isa pang mas matatag na paghakbang, sabi ng Panginoon. Sapagkat nakita-kitang matatag at malakas sa aking harapan. Isa na namang muling pagsubok na malalampasan mo, ang sabi ng Panginoon. Yes. Sapagkat pataas ang pagtawag ko sa iyo, yes, sabi ng Diyos. Sinimulan kita sa mababa at ngayon ay napatunayan kong mapagkakatiwalaan kita, yes, aking anak. Kaya naman, itataas kita ng mas mataas pa at sumunod ka sa akin ng mas mabilis, ang sabi ng Diyos. Yes. Sapagkat mas mabilis na pagpapala ang dadaloy sa buhay mo, ang sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Yes. Ano man ang iyong sasabihin at ano man ang iyong gagawin at saan ka man pupunta, lagi kitang sasamahan, ang sabi ng Panginoon. Ang kapangyarihan ko ang kasama mo. Ang kapangyarihan ko ang magbibigay sa iyo ng salita. Hindi ang karunungan ng tao, kundi ang karunungan ko, ang sabi ng Diyos. Patatagin mo pa siya na higit pa kaysa dati. Patibayin, patapangin mo pa siya na higit pa kaysa dati. I-promote mo siya at gabitin mo siya kung may dili-effective this kind of love. At makapaglitas mo siya ama ng mas marami pang kalimba. Sumakay niya, Panginoon, na iyong anointing, O God. In Jesus' name, the Son of the Living God. Rabashi Karamashata. Kira na bayayahan, na rabashi kira na baka.
puro ba siya kiribira niya, handarabas. Matapang ang babae ang sabi ng Panginoon. Isang matapang at katapangan may gagamitin mo para sa akin, Diyos. Sapagkat ang katapangan na yan ay nilagay ko sa iyo, ako ang naglagay niyan upang gamitin ko ang sabi ng Panginoon. Katapangan sa pananalita, para sa akin at para sa maraming kaliwang sabi ng Panginoon. Dinadagdagan ko pa ang katapangan na iyan ang sabi ng Panginoon. Sapagkat haharap ka sa malalaki, haharap ka sa matataas, haharap ka sa maraming tao at magsasalita ka sa kanila ang sabi ng Panginoon. Huwag mong hamangin ang iyong sarili ang sabi ng Diyos. Sapagkat ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na tumawag sa iyo. At ako ang Diyos na magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan. Sa iyong kaisipan, sa talino at karunungan, ako ang magpupuno nito ang sabi ng Panginoon. Kaya huwag kang mangamba at huwag kang mag-alinlangan sa aking panawagan. Hawakan mo ang mga taong pahahawakan sa iyo at sila ay susunod sa iyo ang sabi ng Panginoon. Simulan mo sa iyong sambahayan, sabi ng Panginoon. Sapagkat sa panahon na ito, sila'y maniniwala na at inalagay ko sa kanilang puso ang puso inilagay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Nakikita kita. Nagpipresya sa maraming tao. Nakikita kita kung mahawa ka ng isang gawain. At nakikita kita ng napakatapang mo na sinasalunga ang mali at ipinaglalaman ng katotohanan. At ang dalangin ko, gamitin ka manilun mo. May tinay ka tempretis ang dalaman. At impress ka ng Panginoon sa muling kapanahon ng ito. At maraming kaluluwa ang iyong pintas. Kaya kunin mo ang buhay namin, Panginoon. Rabasyanda. Ang tunay na kagalakan, tunay na satisfaction, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan mo lamang sa akin. Hindi sa kahit na kanino pa man o ano pa mang bagay. Sa paglilingkod, nakita mo ang ibinigay ko sa iyo, ang sabi ng Diyos. At higit pa riyan ang nais kong ibigay sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Ang nais ko lamang ay isang mas mataas pang pagsunod ang sabi ng Panginoon. Nakita ko ang iyong mga sakripisyo. Nakita ko ang lahat ng ginawa mo para sa akin. At ito ay gagantimpalaan ko at ginagantimpalaan ko lang ang sabi ng Panginoon. At patuloy ng tinatawag sa isang mas mataas sa pagkakatawag ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ikaw din naman ay nagsasalita sa maraming tao. Ipapahayag mo sa kanila na ako ay dakila at makapangyarihan sa buhay mo. At ito rin ang ipaparanas mo sa kanila. Kung paano kitang pinagaling at pinalaya, ito ang gagawin mo sa mga taong iyon ang sabi ng Panginoon. At patuloy kitang sasamahan. At ang pagsama ko sa iyo ay punong-puno ng kapangyarihan. At sa bawat paghihipo ng mga kamay mo at pag-awit mo, ang mga demonyo ay magtatalsikan sa sabi ng Panginoon. Ang lahat ng mga may sakit ay paggagalingin ko sa iyo, Diyos. At ikaw ang gagamitin ko para sa kanila. Sapagkat ikaw ang una kong ginawang yan, ang sabi ng Panginoon. Ang salitang pastora ay hindi title lamang. Pastora talaga kayo. At ito ang sabi ng Panginoon, lalagyan ko kayo ng mga tao sa ilalim ninyo. Na nasa ilalim din ang aking pangangalaga na kinabukusos kayo siya. Huwag niyo po itong takdihan at tatakasan. Sapagat ang tunay na kasiyahan at kaligayahan ay ang paglilingkuran ng Panginoon. Kung minsan yung mga tao kaala, hindi mo kasama, hindi mo kakabili, kaala mo hindi mo kapanalig. Pero kinakailangan lang ng konting taga at tiis, mag-intindi, pagunaman, pagpapasal sa pagkapataman. Ngayon isang araw, silang lahat ay makakasama natin. At silang lahat ay magpapailalim sa atin. Sa oras mo ito, sabihin niyo po ang katatagan at kalakasan ng Panginoon. Sabihin niyo ang buhay ng Panginoon. At gamitin kayo ng Lord. Moro, mighty and effective name. It is my God. Yes. At hindi nagmamago ang panang-agot. Sige, ikaw na muna. Kurabasyan, darabakan, darabasyan, tunay nang hindi nagbabago ang tawag ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon.
Tinatanong mo ako ang sabi ng Diyos, saan ba ako talaga, Panginoon? Ang sinabi ko ay sinabi ko na, aking anak. Manatili ka sa akin, sabi ng Panginoon. Lakaran mo ang tawag mo. Yes. Madagal na panahon mo nang narinig ang lahat ng ito. At ito na ang panahon ng pagtugon mo. Yes. Huwag kang mangamba sa aking panawagan sapagkat ako ang tumawag sa iyo. Yes. Hindi ang sino paman. Gumamit ako ng mga tao upang tawagin ka sapagkat nais kong paglingkuran mo ako. Nais kong gamitin ang buhay mo, sabi ng Panginoon. At ang tunay na buhay mo, ang pangyayari karanasan mo ang siyang magiging patutuo mo sa maraming kabataan katulad mo, sabi ng Panginoon. Hahamunin mo ang maraming kabataan na sabi ng Diyos. Hahamunin mo sila at maglilingkod sila, sabi ng Panginoon. At ikaw ang gagamitin ko para sa kanila, sabi ng Panginoon. Patuloy kitang nilalagyan ng karunungan. Patuloy kitang nilalagyan ng talino. Sapagkat ito'y gagamitin ko sa tawag ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat ang lahat ng ito'y matagal mo nang narinig. At ikaw mismo ay alam mo ito sa iyong sarili. Kaya ngayon ay sumunod ka na ng mas mabilis ang sabi ng Panginoon bago maging huli ang lahat. Yes. Ikaw na nga ang tinawag, ikaw na nga ang tinay, ikaw na nga ang pinili ng Panginoon. Alam mo yung pagkakasabi sa inyo ng Diyos. Alam mo rin yung pangarap mo. Alam mo rin yung pangako mo sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, sumaiyo ang kalakasan ng Diyos. Sumaiyo ang tamang ng Panginoon. Sumiyo ang katatagan at karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Gamitin ka na ulit mo ng mightily effectively this final hour. Makapagdala ka ng maraming kaluluwa, lalo na ng mga kabataan. Ipailalim mo na sila sa iyo. Pakaralan mo sila, turuan mo na sila. Ilalim mo na sila sa tapat nilang paglagyan. Sa tunay na kaligtasan ni Kristo, makatanggap ng kagaling at himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos at madala sila sa mataas ang magkakatapag sa tiyakta patutuhan sa pilit ng ating Panginoon sa Kristo. O Ramasyanda. Mabasikira na bakanda, mabasikira na bakanda. Mabasikira na bakanda, mabakanda. Mag-aayon ko ka pa ng matindil mananalangin para sa pag-ibod. Tinawag kita para rito sa atin ng Diyos. Mananalangin ka para sa kanyang katagumpayan. Mananalangin ka para sa mas malawak at mas mabilis na pagtaas ng KOJR, sabi ng Panginoon. Dito kita inilagay ang sabi ng Diyos. Hindi ako nagkamali. Puro bashkira na bakanda na bashkanda na bakanda. At ang lahat ng iyong gagawin para sa akin ay gagantihan ko, sabi ng Panginoon. Gagantihan ko ito ng mga mabuting bagay. At ang lahat ng iyong naisin at panalangin ay tutugunin ko ang sabi ng Diyos sa buhay. Susuporta ka maging ang iyong mga anak ang sabi ng Panginoon. Gagamitin mo ang iyong salapin. Maging ng iyong sambahayan ang sabi ng Panginoon. At dito kita pagyayamanin. Dito kita itataas. Dito kita patatanyagin ang sabi ng Panginoon. Yes, Malika. Wala po kaming masabi na kailangan. Ibuhos mo sa kanyang kalakasan. Ang kalusugan ng kapangyarihan, ang anointing. Gamitin mo siya more mightily effectively in this final hour. Kasama mo ng kanyang mga anak, ng kanyang mga inapo, ng kanyang mga manungos. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Corruption na lang siya. Yes. Yes. Hinahanap mo ang kakumpletuhan ng buhay mo. Ako, iyon ang sabi ng Panginoon. Ako ang makakapuno sa lahat ng kakulangan sa buhay mo, sabi ng Diyos. At ako ang tutugon sa lahat ng iyong pangangailangan, sabi ng Panginoon. Ano man ang wala ka, ako ang magbibigay. Urabas. Urabas. Humingi ka sa akin at ako magbibigay ito sa iyo, sabi ng Panginoon. Huwag mo mahanapin sa kahit na sino sapagkat mabibig mo ka lamang. Sa akin mo ito hanapin at ako ang magbibigay ng lahat ng mga mabuting bagay para sa iyo. Yes. Maglingkod ka sa akin ang sabi ng Panginoon at dito mo masusumpungan ang tunay mong hinahanap.
at ibibigay ko ito sa iyo ang sabi. Yes, maglilingkod, Panginoon. Ngayon ako ang maglilingkod. Ngayon ako, Panginoon. Magpapagamit kayo na po, Panginoon. Rabasyanda, para sa iyong karangalan, para sa aligtasan ng maraming kaluluwa. Rabasyanda. Yes, Lord. You gave your life to me. Yung mga may sakit at karamdaman, bilisan po natin na magpo tayo sa harapan sa oras na ito. Hallelujah! O kaya naman, tumayo na lang tayo. Huwag na tayo pumunta sa harapan sa oras na ito. Lahat po ng mga may sakit at karamdaman, taas mo ang dalawang kamay, panungo ng langit. Lahat ng may sakit lang kami at may karamdaman. Lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Okay, napapakinggan po ba ninyo ako? Lahat ng may sakit, lahat ng may karamdaman na narito, mga nakikinig at nanonood. Okay, ready na kayo? Tanggapin ninyo ang kagalingan! Tanggapin ninyo ang himala! Ipulak ang bukol, wala na ang bukol! Humiga na ang malalim, pagaling na kayo! Yes, ikalaw ang mga mata, ang mga sama, mga kamay! Kung alam kayo, kung kayo meron sa nagkaramdaman, itulak niyo yung bukol, wala na yung bukol. Hawakan niyo yung mga mahapili niyo, igalaw niyo kami yung paa ninyo. Yung mga may sakit, sige po, yung mga may sakit, igalaw niyo yung sarili niyong katawan. Yung mga may sakit, igalaw niyo yung katawan ninyo. Yung mga nagpunta rito ng may sakit, igalaw niyo ang inyong katawan. Ikilis niyo ang inyong mga katawan. Itulak ang bukol, wala na ang bukol. Hindi pa ka nagbibor, hindi pa ka nakikipaglaro. Kung ikaw ay nagpunta, nakinig at tanood ka na may sakit ka, tanggapin mo ngayon ang kagalingan, tanggapin mo ngayon ang himala. Napapakinggan ba ninyo ako? Kunyari, may bukol ka rito, itulak mo at wala na yung bukol. Kung ano yung masakit sa'yo, mahapdi. Kung ano yung problema mo, ikalaw mo yung katawan mo. Nakmapurbahan mo, amin mo ba? Sinirte nagpunta na may karamdaman, taas nga po ang kamay. May nagpunta mo na may karamdaman. O, ngayon, pakiramdaman mo ang sarili mo, magaling ka na. Pakiramdaman mo ang sarili mo at magaling ka na. Sige. At kung naramdaman mo ang magaling ka na, tumakbo ka kagad dito sa harapan. Ilang matotoo lang. Takbo sa harapan. Yung mga asal ka sila, gabayan yung mga nagtaas ng kamay. Puntahan sila. Galing ka agad dito. Mabilis. Ayan. O, sige po. Ayan. Gusto ko lang pong tunas sa lahat. Nagpapasalamin po ako sa Lord. Dahil minagaling po niya ako sa oras na ito. Ang titip ko, wala ang kabog-kabog. Isang linggo na, pero kanina ang kabog. Kung sinabi ni Pastor Rigel, sabihin gumalaw, nawala na po ang pagkabog ng aking titip. Amen! Maraming salamat po. Amen! Nagbibiro ba ang Diyos na siya'y nagpapagaling? Hindi! Nagsisinagaling ba ang Diyos na siya'y nagpapagaling? Hindi! Sabi mo sa katabi, magaling ka na. Sabi mo sa katabi, magaling ka na. Nagpumunta ka sa harapan ka mo, magpatotoo ka. Yan. Yan. Sige po. Ano bang pangalan nyo? Magandang gabi po sa inyo. Ano ba? Sige. Patunay po ako na magaling na po ang aking kamay kanina po kasi nagmamanhid po ngayon po nawala na po ang manhid. Narinig niyo! Kanina nagmamanhid yung kanyang kamay. Ano bang pangalan nyo? Taga saan po kayo? Ayun! Nagmamanhid yung kamili niya. Bakit nagmamanhid? Hindi ko po. Hindi niyo alam gano'ng katagal na po yan. Kanina na po. Ayun! Ayun! Wala na po yung... Wala na po yung... Sige na po, igalong niyo nga po yung kamay ninyo. Oh, wala na! May tama rito? Nagsisinagaling ba ang Diyos? Hindi! Nagbibiro ba siya? Hindi! Nagpapagaling ang Panginoon. God bless mo! O sino ba? Takbo rito sa harapan. Mga ilang matotoo lang. Pag mahiya, huwag matakot. Pag sinabing nagpapagaling ka Diyos, nagpapagaling ang Diyos. Hindi siya nagbibiro, hindi siya nagsisinungaling. Amen? Meron pa po ba? Takbo, bilisan po natin. Wala na po ba? Mga minamahal, mga maral, dos once, dos gis at dos once. Sige, kung meron, dalit sa harapan. Mga maral, dos gis at dos once. Sabi ni Haring Solomon, lahat ng ginusto ko, nakamit ko. Pero walang nangyari, walang kabuluhan. Mga kapatid, we are investing our time,
we are investing our strength, our money in so many things, and we find natatagpuan natin ang ating sarili at sinasabi natin, all are meaningless, walang kabuluhan. Nahihiling po ba tayo? Amin po ba? Ipagamit natin ang buhay natin sa Panginoon. Amin. Mapasok tayo ng langit, maraming maliligtas, at sigurado ang pagpapala natin. Amin po ba? At tanong ng tanong yung marami, lingkod na Diyos, bakit gumagwapo ka? Bakit bumubuti ang kalagayan mo, bumubuti ang buhay mo? Bakit yung mga anak mo nakakapag-aaral ng maayos? Hindi ka naman katulad nilang mga, hindi ka naman nagnanakaw, hindi ka naman namungupit. Ano ang sikreto mo? Isa lang po ang sikreto, amin? Maglingkod tayo ng maayos sa Diyos. Amen. Maglingkod lang tayo ng maayos sa Diyos. Mga minamahal, ipagamit natin ang ating buhay sa Panginoon, magpapalain tayo ng Diyos. Pangalawa, ibigay ng maayos ang ating tithes, offering at first fruits. Mapasok na po ang January, ihanda na ang mga first fruits ninyo. Amen. Walang magnanakaw sa akin ng fellowship. Kung may magnanakaw at di magsisisi ng kasalanan, mahihiya, aalis. Amen po ba? Walang magnanakaw sa kayo, JM. Kaya sa oras na ito, huling opening natin ngayon sa araw na ito, huwag kang magbibigay ng kuripot, huwag kang magbibigay ng konti. Amen. Amen. Yung hawak mo ngayon na the best, yun ang ibigay mo. Amen. Yung the best na nasa pitaka mo, yun ang ibigay mo. Amen. Yung the best na nasa bulsa mo, yun ang ibigay mo. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, the best ang ibibigay mo ngayon sa Diyos. Dahil the best na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen? So okay, sige po, mag-take tayo ng offering. No? Tapos yung mga taga-province mo, huwag kayong aalis ha. Mag-stay kayo riyan. Yan, yung mga taga-province. At maraming salamat sa mga taga-Metro, sa mga taga-Metro Manila. Maraming salamat sa mga taga-Gimba, mga taga-Kabiyaw at mga iba't ibang mga kapatiran natin galing sa Nueva Ecija at saan mang panig ng probinsya galing. Maraming salamat. Sabi mo sa katabi mo, maraming salamat. At yung mga nakatagal na isa, huwag kong aalis kasi mamaya po pipila kayo riyan para po sa gift po namin sa inyo. Glory to God! At kayo! Joy in the Holy Ghost, righteousness, peace, and joy in